mo ito pansinin. Kayo kung maging maganda, mag-party tayo. Tingnan mo. Sino yung blinak mo? Ay, hindi yun. Sino ba yun? Dami ko kasi blinak eh. Yan, galing niya kayo doon. Yan, una, tulad na sinasabi ko, unahin niya yung gilid kasi pag inuna niya yung gitna, matutuklak yung ano. Patingin nga, patingin, patingin. Inuna nga yung gilid. Unahin natin yung pinaka-importante. Ganon din po sa trabaho, unahin natin yung importante. Kasi pag inuna natin yung mga walang pwentang bagay, yung mga unang pinakisuyo ay may corruption na po yan. Tayo, itutok sa mga ako. Muna ka sa akin mamaya, pag natutok ka. Magulay kami ng ayang kagayo rin na tatlo pa. Tatlo. Awa talaga. Papa, tinry ko lang yung isa, papakain mo talaga sa akin na ha? Tapos ito, gugulayan namin. Yan. Sabi sa Bisaya, kamansi daw ito. Pero sa amin sa Bicol, ugob. Yan. Yan, mga lahok natin. Merong luya, pero di pa nahihiwa yung luya. Tawakan natin luya. Tapos, ang hipon daw yung ilalahok namin. Hipon. Actually, mayroong mga tuyo doon na isda. Pero hipon daw yung ilalahok. Pwede ba magbara na lang? Paris tutulog. Paano to ba yung gilid-gilid niya pumapatak sa ano? Ayos lang. So, ganito nga po, unahin po natin yung gilid. Ulitin ko na yung sinabi ko sa naunang video. Unahin natin yung gilid kasi pag inuna natin yung gitna, matutuklak yung gilid kapag sinubukan natin kayo din ulit. Ganito po. Dalawang kamay ang gagamitin. Yung isa, nakahawak, at yung isa, suporta pang diin para marami tayo makukuhang yun. Ito yan. Yan po ang purpose niyan. Manumanong actually, ito po yung unang beses na ako'y kumayod. Sa buong talambuhay ko, ako po ay 24 na. Bangkok sa French. 24 sa English. 24 sa Tagalog. Sa Bicol, search nyo na lang. 24? oo. Ganun po magpuno sa damit kapag hindi mo pwede hanga kayo damit. Ganun, tapos nandiyo sisigot ka. Ganon. Pinagpapawisan ako. Kapag pupunasan mo din yung ulo mo, pag pinagpapawisan ka, butong damit mo. Yan. Pag naka, ano ka lang, short sleeve. Ganyan. Medyo tumutulo rin yung sipon mo kasi ganito ako pag napapagod na yung sipon na. Ganon. Kanina lang ako po ay naglalaba. Ngayon po ako ay kumakain na lang yun. Dahil tinanong ko na si Papa, Papa, paano yan? Tapos binigay rin niya sa akin. Kinaupo na ako agad at ako nang pinagkain sa apat na nyog. Nakapagod rin po mag-vlog. Habang kumakain ng nyog, huwag niyo po susubukan kung kayo po ay nakain ng nyog. Huwag niyo na i-vlog. At kung pwede, kung may blender kayo, i-blend nyo na lang. Tanggalin nyo yun siya. I-blend nyo yung loob. Ganon po yun. Ganon po ginagawa sa Amerika. Meron po kami kayuran na di motor, pero hindi namin gagamitin kasi para makatipid sa kuryente. O para mahirapan ako, Papa. May kainan niyo. Ano to? Isa na lang pumisita sa mutsong to, tapos nahihirapan niyo pa ako. Hindi ko na tumulitin pag ako dinaanan niyo sa bahay, hindi ko kayo bababain. Pag sila po ay napadaan ulit sa Manila, hindi ko sila bababain. Hindi ako bababa ng bahay. Gusto niya kasi kumayod. Kasi hindi niya pa nasubukan sa buong buhay niya yung magkakayod ng niyog. Papa! Hindi ko sinabi yan. Sabi ko lang, patry. Parang may iba na lang yung sabi ng patry. So, dalawang buong
So, but, dapat kaisipuran yan. Dalawampung niyog yan. Susubukan natin bilisan ng trabaho dahil kailangan natin kumain ng maaga-aga ba? Kasi alauna na tayo makakain dahil sa bagal kong kumayod. Ayan, tapos yung kasama ko, nagsiselfon lang. Ayan, tapos dalawa silang kasama ko, nagsiselfon. Nasaan na yun? Wala si Kate. Nandito po pa, please, ano naman? Oo, nandun yung si Kate. Okay. Kailangan niya kasi ng face ID para doon sa dinadownload niyang app. Oo. Lalaro daw kami ng Monopoly. Kailangan, gusto kasi talaga nito nakikipagpatalinuhan sa akin pagdating sa mga laro. Ay, kailangan bibigyan ko sa Scrabble. Wow! Eh, pala dalawang beses ka natalo. Ganun ako kabait. Ang layo sa scar mo ah. Aminin mo na kasi. Ano silang kalaro ko, tatlo silang kalaro ko. Siya yung pinakatalo. Gabi mga binigay mo kasing word, mga no, mga N, mga Doremi, Paso, Latin. Ito mga ganun lang, yung mga tipid. Tapos tinarang ko talaga yung mga malalaking score, yung mga Q, yung mga X, yung mga... Ngayon, tinarang ko talaga hindi ko na siya inilapag sa Scrabble. Kasi, matatalo sila. Tangina, ako yung panganay, baka sabihin nila, di ako marunong magbigay. Saan? Ganyan po kahirap maging panganay. Kaya sa mga pinagbubuntis dyan, huwag po kayo maunang lumabas. Kung pwede lang, maghintay kayo sa mga kapatid na susunod. Sa pangalawa? Opo. Kung kambal ka, sipain mo muna yung katabi mo. Pautahin mo lumabas sa pepe ng nanay mo. Huwag ka muna lumabas! Nakakapagod maging panganay. Pagbibigyan mo sa lahat ng gusto niya kasi ikaw ang panganay. Sa tumanda kayo, pabibigyan mo siya. Ganun ka dapat kabait. Pwede naman tayo maging mabait, pero sa kasabi ko na nakapagod maging panganay. Ano nyo? Ako nagkakayod. Pero okay lang. Pag naging panganay ka kasi, lahat ng palo mo titikman mo. Pero tikman naman ang kapatid kayo lahat ng palo. So okay na din. Kasi, pinapalo ko din sila kung ano yung natikman nilang palo sa nanay ko. Yung nakagandaan ko na yung panganay ka. You have the power to palo also. Palo mo ng ting-ting, ng bell, ng kahoy. Magpasaway, palo mo ng kamay mo. Kumalakas ang kamay mo. Pinapalo ko yun ang kamay ko para ma-practice. Hindi ko na kailangan mag-aral ng karate. Nakapatid ko na lang. Huwag mo sagutin yan yung crush ko yan. Dapat iniisip natin maminsan-minsan si crush. Pare mo maghapong din. Charot. Pasalugaw! Ano pasalug? Huwag pansinin. Pa, tama na pa. Nakakaya na. Oh, hanggang dito lang yung ating video. Sana huwag kayo magsawa. Napanoorin ang aming mga vlog. Ayan. Ay, iba vlog pala yan. Nakakaya. Akala ko, gusto sa iPhone mo lang. Makakating ko sa YouTube yan. At yung mga wala pa, hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Ako po ang bangin na anak ni Elmer Cuedo, pero abangan nyo po ang aking pagmamaganda. Makikita nyo po ang aking pang-echura. At pag-like na rin po at pag-share. Comment down below. At marami pa po kayong makikita ang mga vlog sa aking YouTube channel, Self Statham TV. Ayun. Buhay Barko, buhay Marino. Ngayon po ay nasa bakasyon ng inyong lingkod. Kaya ito, dito kami nagba-vlog. Maraming salamat. God bless po sa inyo lahat. Mabuhay. Woo! Guys, ganyan talaga kumayod ng niyog. Mga sinaunang. Dire-diretso. Mga sinaunang, ano ba to? Mamumuhay. Ayan. Bagalan mo pa. So, medyo gitna. Gitna muna. Gitna. And then, papunta sa gilid. Oo. Ganyan na. Dito muna. Tingin mo muna gilid. Ganyan. Tapos, pag na ganyan ang gilid, gitna naman. Pag
tapos yung kayo din yung gilid gitna naman. Oh, tapos iniikot ng padahan-dahan. Ganyan. Para hindi maging magkaroon ng kanal. Kung makikita nyo kasi yung mga kinalit ko kanina, medyo marami-rami tayong kanal. Ano po? Ayan. Pero maganda na rin. Maganda na rin para sa first timer. Wow! Nagsabi yung first timer din. Comment naman sa ano. Comment naman sa expert dyan. Kumusta po ang ginawa ko? Kumusta to? Ayos. Ayos naman. Maganda. Rate mo po 1 to 10. 10. Ah! Yan ang mga gusto ko. Yung mga medyo sip-sip. Kapag sip-sip kayo, sige kaibang. Kaibiganin nyo ako. Magkakasundo tayo. Perfect na yung pagkayod. Perfect! Para sa first timer! Ganyan dapat. Para magkatipad tayo sa energy. Ilik-ilik. Ayan ang bitis. Mamamano na lang natin yan kung kaunti lang naman. Inabot lamang siya ng 1 minute. Ang sa akin inabot ng 9 minutes. Sa kanya inabot ng 1 minute. Tapos. Okay, ayan. Gilid. Gilid muna. Nagtuloy-tuloy. Pag nakuha na yung kanto, gilid. Rotate. Na naman. Sandali lang. Ayan. Ito yung balat ng kamansi o ugob, yan. Parang langka din. Hindi ko nabidyuhan kanina nang hindi pa nababalatan. Hala! Tatagtagan na lang po. Tatagtagan mo na. Ang kamera. Ang mula sa kamera.